Yan, yan yung tunog nung makina. Yan, mas malakas pa yan kapag ka on the bed. FI naman yung video nga gawin natin. Yan, kinalas ko na yung cover niya. Kasi pinapacheck up sa akin kasi to. Kasi maingay yung tunog ng makina niya, na parang tunog connecting rod. Ayan, tinanggal ko na to. Tapos ngayon, gagawin natin, papandering ko muna yung makina para marinig natin kung saan nanggagaling yung tunog na yun. Ayan, start na yung makina. Ayan, yan yung tunog nung makina. Yan, mas malakas pa yan kapag nire-rip natin siya. Ngayon, para malaman natin kung connecting rod ba talaga yung sira niyan o yung problema niyan, kailangan mo natin tanggalin yung pulley. Okay, bali i-off muna natin yung makina, papatayin muna natin, tapos tatanggalin natin yung nut. Tapos saka natin ulit siya paandarin para makita natin kung ano yung problema nito. Basta kung sakaling ganito yung problema ng motor nyo, wag muna kayong bibili ng parts. Mas mahilang pong chine-check up muna. At tatanggalin natin tong nut. Size nito mga sir, 22. Meron na rin siyang kamot. Basta kapag once na nagkakalas kayo mga sir, dapat yung mga washer na yan, dapat tinatandaan nyo kung saan yan galing. Kasi dalawa yung washer natin dito. Yan, magkaiba po yan. Yan, ito muna yung tatanggalin natin. Ililis lang muna natin yung belt. Tapos mamaya paandarin natin. Ayan o. Ayan ang problema nito. Maluwag yung pulley. Tapos check natin. Tanggalin muna natin itong Iyon no, durog yung slider piece. Yan, tamaan na yung sira na yung pulley. Kinayod na dito sa nabali na yung sa kabila naman. Kaya mas maganda mga sir, every 6,000 km dapat nagpapacheck kayo ng panggilid. Yan, ito yung sa may bushing. Ayun, natanggal na yung bushing sa may sa may pulley. Yan, dito yan. Diyan yan galing. Yan, natanggal na. Kaya malamang sa malamang ito na yung nagpapaingay at hindi ang connecting rod. Kasi ang lakas daw mag-dragging, tapos ang lakas ng ingay ng makina niya. Kaya ginawa ko muna, chinek ko muna yung panggilid. Kapag ka ganun kasi mga tunog nito o tunog ng mga motor, dapat chinecheck nyo muna kagad kung sakaling scooter, check nyo muna yung pulley. Tanggalin nyo muna yung pulley, saka nyo paandarin para makita nyo kung may ingay ba talaga yung niya, yung connecting rod or sa magneto. Kaya dapat i-double check nyo muna. Huwag muna kayong bibili ng parts para hindi sayang yung parts na bibili nyo, baka kasi hindi yun ang palitin. Yung mga bola yan, durog-durog, tapis sa tapyas. Tanggalin ko muna itong backplate nya. Ito yung backplate. Ayan, durog na durog yung slider piece. Kaya laging pinapayo ko kapag may customer ako o may ginagawa akong na scooter, napaka-importante na bago ko gawin o bago kayo magpalinis, kailangan meron na kayong naka-prepare na slider piece.
Kasi kapag ka hindi kayo nagpapalit ng slider piece o hindi kayo regular na nagpapalit ng slider piece, ganito ang mangyayari sa drive pulley ninyo. Tapyas na tapyas. Tanggal pa yung ano, yung bakal niya dito sa may ano, sa may gitna. Talagang napabayaan yung motor. Yan, wala namang problema, hindi naman siya kumakalog. Tapos ngayon, itatry naman natin siyang panda rin nang wala yung pulley para ma-check natin kung may problema yung connecting rod o wala. Yep, mandar na. Yeah, tahimik naman. Wala namang problema yung connecting rod niya. Ibig sabihin, ang nagpapaingay lang talaga yung ating drive pulley. Yeah, ito lang talaga ang may problema. Ayan, na-confirm na natin na ang problema yung pulley. Kaya magpapapili na lang tayo ng pulley. Kaya para sa akin, may papayo ko sa inyo mga sir. Dapat regular nyo chine-check up yung CVT ninyo para maiwasan nyo yung ganitong bagay. Yan, mapapagastos lang kayo kapag tinitipid nyo yung motor nyo. Yan yung mga ano, yan yung mga retaso ng ano, pulley napunta sa dito sa cover. Yan, timing naman. Okay, confirm natin kung ano yung problema. Yung drive pulley sa slider piece at yun na yung bola. Kasama na yan sa mga papalitan. Yung back plate, wala naman pong problema yan. Yan, hindi na natin yan papalitan. Ito lang po ang papalitan natin. Yan, bali nagpabili muna ako. Mulang naman yung drive pulley 600, tapos slider piece na 100 plus, yung bola nasa 400 plus din. Depende sa store na pagbibili nyo kung magkano yung presyo nila. Ayan. Okay, ganun lang po. Ang gawin nyo ay ingatan nyo po yung CVT nyo. Dapat lagi nyo double check para at least namomonitor nyo kung ano yung mga dapat nyo papalitan o yung mga masisira, para maiwasan niyo yung ganito.